Guys, nag-face mask na kami. Grabe. Grabe yung amoy. Talagang maamoy mo. Nalugulat ka? At saka ito yung mas grabe, guys. Sa maniwala kayo sa hindi. Sobrang init talaga. Yung sigaw na, grabe. Parang nasa sauna. Ay, tingnan niyo yung pawis ko, guys. Nakikita niyo ba yan? As in, parang ka nasa sauna. Ganon siya talaga kainit, guys. Welcome to Beito Hot Spring Valley! We are still here in Taipei, guys. So kung pupunta kayo rito, make sure na isasama nyo ito sa bucket list ninyo. And magdala kayo ng Pocari Sweat! Kami na nagsasabi sa inyo, papainitin namin ang panonood ninyo ngayon. Pero syempre, sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe and follow sa aming social media accounts. Ako po si Enzo. Ako naman po si Mel. I just want us to go, drop everything and just go. Hello guys! So ayan, papunta na nga tayo sa my Beito Bali, which is famous for their hot springs. So tandaan nyo guys, sasakay lang kayo ng red line ng MRT papuntang Beito Station. Pero hindi pa dun, kasi kailangan pa natin mag-transfer sa may pink line naman para makapunta naman tayo sa may Shin Beito Station. Tapos doon ang mismo yun. So ayan, nakikita nyo na kaagad. Hindi kayo maliligaw, guys. Kasi ayan, may nakalagyan doon. Pink line na Shin Beito. So doon tayo sasakay. Papunta na mismo sa may park. Actually, park muna yung una natin madadaanan bago tayo makapunta sa may valley. Kung nasaan yung mga hot springs. So ito, guys. So, lakad lang tayo ng kaunti. And then, makikita nyo na kagad. Sundan nyo lang mga signboard, guys, para hindi kayo maligaw. So, feeling ko, itong MRT na to na pink line, para lang talaga to doon sa may mga pupunta ng hot spring. Shin Beito. So, pwede kayong bumaba sa hagdan, pero meron naman yung escalator. Saan ko mag-escalator tayo? Ang pagbaba niyo ng escalator, ayan, may makikita pa rin kayo dito. Shin Beito na sign. So, sundan nyo lang siya para hindi kayo maliligaw. Kaya nakikita nyo, guys, ha? Ito ngayon, aakit na naman tayo. Ayan. Shin Beito. And then, isa nyo yan, Shangshan. So, dito tayo sa may Shin Beito. So, lakad lang tayo. I mean, aakit lang tayo. Ay, grabe. Ang taas ng mga aakit na ito. Kaya pala merong elevator doon. So, ayan lang. Akyatin nyo lang to hanggang sa marating natin. Yung pinaka-train station. Ayan. After natin maakyat yan, guys, nandito na kagad tayo. Ayan. Nandito na tayo sa may platform. So, guys, kaloka, meron pa nagong escalator. So, maghintay lang tayo ng train. So itong train na to, ginawa lang talaga siya, yung station na yun, yung Shin Beito Station, para lang talaga sa may pupunta ng taxi. Tignan nyo guys, magpasok nyo, diba? Parang itong tawag doon, hot bath. So yung talagang design niya parang hot bath. And then meron ditong monitor, nandito yung pinaka-map ng mismong valley. Kasi malaki nga siya, valley at saka meron pa siya park. We have arrived, guys! So, susundan lang natin mga tao. Kasi usually, lahat naman doon pumupunta kapag nandito sa may area natin. So, una natin madadaanan ay yung park. Tapos, mahabang lakaran pa, papunta doon sa may mismong Hot Spring Valley. So nga pala, pwede kayo dito mag-stay overnight, ganyan. And then, may package din sa Kluk na for example, gagamit kayo ng private na hot spring. Kasi dito guys, meron dito yung public hot spring. Yon ay kung ready kayo na maligo ng naked. As in naked, wala talagang damit. So yun, kung malakas ang loob nyo, meron dito yung public na hot spring. Pero kung gusto nyo siya ma-experience privately, or kaya lang ng couple kayo, or friends, meron dito mga hotels na pwede kayong mag-stay for the whole night para ma-experience nyo yung hot spring. Or mag-package kaya kayo, meron dito 1 hour, 2 hours, or 4 hours experience. Lahat dyan nasa may tulog. So kami hindi na. Ano lang kami, as in sightseeing na sightseeing lang. And from the MRT station,
tatawid lang tayo naman, makikita nyo kagad, Beto Park. So doon tayo dadaan, lalakarin natin siya para mas presko. Dito na tayo guys, may Beto Park. Ang green guys, as in, para ka nasa may forest. Actually, ang dami rito ang mga nagpapahinga o nakatambay yung mga seniors. Ayun sila. Sabi ganyan yung libang. Yun yung maganda sa ibang bansa, no? Dito sa may Taiwan, yung mga park nila, talagang ganito yung nangyayari. Nagiging, ano sila, para talaga sa mga senior citizens. Meron pa nga kami nakita last time, pakayat kami ng Elephant Garden. As in, mayroon pang mga nag-exercise. Ayan guys, ito katulad pa lang ito. Ayan, Beto Hot Spring Resort. So ayan, may resort dito. Ayan, so pwede kayo dyan. Guys, ito yung sinasabi namin sa inyo. Diba? Park, tapos nagpo-provide sila ng mga ganyan for exercise. Diba? Social. Sabi guys, dito pa lang sa may park. Instagrammable na. Ayan, o. Oh. Kung nagpipicturean sila. So, magpipicture din tayo doon. Ayan, yun sa tubig guys. So, ayan, o. Oh. For sure daw yung nagdagawin sa may hot spring. Bali. Ganyan ito guys. O, oh, magpipicture doon. O, magpicture din tayo. O, diretso lang tayo. Ay, oh yeah! Ito yung nakikita ko sa mga vlogs. Ito guys, library daw to. Kaya, kakaparod ko lang kanina. So, look guys, kung gano'ng agad yung library, diba? Kala ko, Starbucks. Tapos, itong dumadaloy dito, a hot spring na din daw ito, pero hindi na gano'ng kainit kapag nandito pa sa may part na to. Yan. Ito na ho, may mga patubig sa taas. Ay, look! Ganda oh. Ayan guys, sumakit na kami rito sa may parang view deck. Hindi na namin diniretso pa yung park kasi masyado na siyang malaki. Ah, ito na. So paglabas dito, meron na rito mga signage. Katulad nito. Thermal Valley, doon tayo pupunta sa 500 meters. Beto Hot Spring Museum 145. Guys, isang example ng public na hot spring. Ayan, tiyan. Grabe. Hindi ko maintindihan. Grabe yung init, guys. Sumakulimlim, pero ang init ayun, napawis sa pawis. Parang yung singaw kasi. Huwag nga panindigan na lang ako. Hindi, totoo. Yung singaw kasi parang mainit talaga. So, iniisip ko, baka merong ano, pero kinalaman doon yung hot spring. Ayun, napawis sa pawis, guys. Diyos ko. Makulimlim naman, pero grabe yung singaw, sobrang init. Malinsangan. So, umaalinsangan siya. And guys, nakita nyo kami lang yung naglalakad. Oh. Ayan, yung mga nakikita nyo yan, hot spring na yan. Grabe yung amoy, guys. Talagang ano na siya, matapang na. So tama nga yung research ko. Minsan talaga totoo din pala yung mga research. Depende talaga. Iba na yung amoy kasi nga may sulfur na siya. Kaya nagdala talaga kami ng face mask para just in case na hindi namin kayanin. Ayan guys, oh, meron din ng beauty. Ang ganda guys. Oh, dito pa lang, and lahat to guys for free. And imagine ha, parang ang layo na nito. Parang pakiramdam ko kung sa atin to parang Bulacan na. From Manila to Bulacan. Pero meron pa rin MRT train, napaka-accessible pa rin. At gumawa nga sila ng sariling line just for this tourist spot. Talaga ito na talaga yung station. Guys, ito na lang. Dito na tayo sa may Thermal Valley. So actually, konti lang na may lakaran. Hindi naman masyadong nakakapagod. Kaya lang galing kasi kami sa maraming activities. Kaya ang dali na rin namin napapagod. So tara na. Dito ako excited eh, makita. Kasi diba, bihira tayong nakakakita ng hot spring sa atin. Lalo na sa Manila, di ba? Ang first time namin nakita ng hot spring sa may Camiguin. And then next sa may Coron. So yun pa lang yung hot spring na napupuntahan namin. So guys, ito yun. So pagpasok nyo dito sa may entrance, ito may pasample ka agad sila kung gaano kainit yung hot spring nila. So testing yun natin. Ay, painit talaga guys, in fairness. Hindi naman siya kumukulo ah, pero mainit talaga oh. Grabe. So I can't imagine, kasi yung pinuntahan namin dun sa may Camiguin, sa totoo lang, hindi na masyadong mainit. Pero yung sa may Coron, sa may makilit hot spring, mainit din. So ito ganun siya. Guys, ito na!
Diyos ko, nakikita-kita na namin. Ayan, umuusok-usok talaga siya. Ibig sabihin, banda dyan, mainit na mainit talaga. Yes, ito yung bawal ng hawakan. And then yung amoy talaga nito, medyo, ano na, matapang na talaga. So ito na guys, hindi na namin patatagal, papakita kagad namin sa inyo. Guys, nag-face mask na kami. Grabe. Grabe yung amoy. Talagang maamoy mo. Nagugulat ka? At saka ito yung mas grabe, guys. Sa maniwala kayo sa hindi, sobrang init talaga. Actually, may mga nakalagay na bawal magpaa. Kasi mainit talaga. Ayan o. Pati yung sahig, mainit talaga. Yung singaw niya, grabe. Parang nasa sauna. Ayun, tingnan niyo yung pawis ko, guys. Nakikita niyo ba yan? As in, parang ka nasa sauna. Ganon siya talaga kainit, guys. Look. Oh, grabe init. Pati ito ang init, oh. Grabe, nakaka-amaze lang, no? Ay, kumukulot talaga yung tubig, oh. Saan? Ay, ayan, oo nga, kumukulot talaga siya, guys. Ayun, kung nakikita nyo siya. Grabe, yung amoy. Diyos ko. Grabe, no, nakaka-amaze. Ano yun? Bakit? Parang saan ka ng hot spring dito? May parang vulkan? Pag- malamang, may vulkan. Nakakatakot naman. So, grabe. Ay. Grabe, iba talaga si Mother Nature kapag gumawa talaga siya, no? Minsan hindi mo na talaga may papaliwanag. Minsan nakaka-amaze na lang talaga. Ito ha, hindi advisable na kunwari sisilip eh. Doon, dudukwang kayo doon. Tapos yung usok mahalalanghap nyo. Kasi gabi, tingnan niyo si ate. Oh, grabe yung pawis dyan. Grabe talaga yung init. Diyos ko. Kapag ka may binat ka dito, guys, tanggal binat mo dito. Yung magkakasinat ka pala. Pag magkakasinat ka pala. Parang nagsusoob. Parang nagsusoob. Pero yun nga lang. Siyempre, eh, yung amoy talaga. Grabe. Eh, nakikita niyo ba yung usok, guys? Grabe. Oh, ang nakasuot. Ay, siya gawin. Ikot lang tayo. Akyat tayo ng kaunti. Kasi grabe yun dun sa may baba talaga. Yung amoy talaga eh. Kaya ko pang tiisin yung init eh. Kasi masarap naman sa pakiramdam. Yun nga, para kang nasa may sauna. O para kang naliligo talaga nung ano, mainit na hot shower. Pero yung amoy, grabe. Yun ang hindi ko kaya. Dito na kami sa may medyo mataas. Ayan. Dito mas masarap. Kasi yung hangin, hindi na siya ganun kainit. Pero medyo malayo-layo na kasi kami. Ayan. Yung doon talaga sa may pinakaibaba, grabe. Yung hindi ka pwedeng antaw, dumukwang. Huwag kang dudukwang kasi grabe yung ano, yung init, yung singaw. And then yung amoy nga. Happy talaga siya. If you are looking for a great spot, eto na yun guys. Mas maganda dito. Ayan, medyo malayo-layo na talaga tayo dun sa may pinaka hot spring. Kasi meron na ditong mga, ano tawag dito, halaman. Yung nakakapagtaka, no? Paano nga kaya nabubuhay yung mga halaman? Ang init nito, oh. Grabe. Oo. So, eto, maganda dito yung spot. Basta, wag lang siguro pag ganito yung hangin. Lalo na ngayon ang ganda, oh. Doon kasi yung hangin. Kaya doon pala sa may pwesto namin kanina, Diyos ko, grabe, nakaka-suffocate. Pero dito sa spot na to, maganda. At then maganda rin siguro dito ang photoshoot. So try natin. So guys, enjoy lang natin ng kaunti. Manang pakiramdam nyo namin, hindi namin kaya rito magtagal. So guys, tapos na tayo dito. Grabe, grabe yung init guys. Pakiramdam na yung bumukas yung Four Summit. Parang bumala. Oo, ganun talaga. So ayun, so i-experience nyo siya guys kasi talagang masarap siya sa experience. And then alam nyo yun, yung nainita kayong masarap sa pakiramdam, ganun nga, yung para kayong nanggaling sa may lagnat, tapos nagsuob kayo, tapos naligo kayo. Ayun yun, ang sarap sa pakiramdam, nakakagaang. And syempre guys, ang maganda pa dito, libre. Yun eh, yung mga tourist spot dito, kadalasan libre talaga, tapos accessible pa. So sana po na-enjoy nyo itong ating pagpapainit ngayong araw. At magkita kita po ulit tayo sa mga susunod nating travel vlogs. Goodbye everyone!